Halina't manood, makinig sa kwento ni Maestro Dos tungkol sa kasaysayan, kultura at marami pang iba. Welcome back to my channel! Katulad ng pangako ko sa inyo, sa sunod na video, magre-react tayo. At ito ang gagawin natin sa hapong ito. Sa kalsada, gaya ng sinasabi ko, may sariling kultura sa Pilipinas yan. O kahit sa ang bansa. Sa atin, maraming astig, maraming pasaway, at kung minsan naman, mali yung nagsasaway. Hindi ko naman sinasakop yung mga accuser niya, gaya ng sinasabi ko, ano, yung siya din nakikialam sa trabaho ng pulis. Abay, magbutit may nakikialam sa mga enforcer, ano? Kasi may kultura yan eh. Pag sa kanilang hanay, pag may tumawag, pinakikinggan. So itong aming big brother, yung kanyang influence ay ginagamit niya sa mabuti at paglilingkod sa kanyang mabuting advokasya. Ano, yung kanyang advokasya, ang layunin, maayos, matulungan ang mga riders sa kalsada. Yung kultura na medyo malubak ay mapatag. At dyan siya pumapasok. At sa kanyang pagpasok, ay tayo humahanga sa kanya. Manood muna tayo. Manila, April 12. 2021, Monday. Nag-ring. Hello. Hello, Carmen. Magandang hapon po. Good afternoon. Nandito po ako sa Manila. Taga Marikina po ako, Carmen. Okay. Bali, tinuli po ako ng Sunday. Wala po yung sign guest sa kalagay. Ano ang violation na ibinigay sa'yo? One-way po, sir. One-way po. So sa pinasukan mo, walang signage? Wala po. Pagkapila po, pinalikan po siya, Kernel. Pinidyo ko po siya. Sige. Dito pa po ako sa Manila, sir. Kusan po ako hinuli nung puli. Kailan ka na huli? Ngayon po. Ngayong araw din po. Mga bandang ano po. Nakalagay po, Kernel. Mga bandang 1:30 po. Puntaan mo yung police station kung saan siya assign. Saan po siya assign? Opo, Kernel. Tapos tumawag ka sa akin. Hintay ko tawag mo, ha? Okay po, Kernel. Sige, sige. Hello. Kaya ito po sa police station. Itatong mo dyan sa police kung pwede kong makausap. Kaya ito po kayo lang ako, Kernel. Hindi po kasi siya yung umuli, sir. Sabihin mo, kahit hindi siya umuli. Sir, kahit hindi daw po kayo umuli, sir. Takot natin lang daw po kayo. Wala daw po siyang alam, sir. Okay. Kala ko ka magsumbong sa pulis. Ba't walang alam? Pag walang alam, hindi nga niya alam. Ano? Okay, tama rin naman yung pulis. Hindi sa kanya yung kaso, kaya wala siyang masasabi. Pero dapat kinausap. May gustong kumausap yan, ah. Parang sablay yan, ah. Pag may gustong kumausap, kausapin mo. Ano? Eh, okay lang. Eh, minor lang yun. Siguro, ano nga naman kanya sasabihin. Hindi masyang may hawak. Pero pag ikaw ay gustong makausap, dapat nakipag-usap. Okay, okay lang yun, sir. Ang aking reaction doon, munting bagay. Kasi nga, mahirap mag-explain na hindi mo alam. Pero pag sinabi namang may kultura tayo, sa pulis ka magtanong. Ay, paano kung walang masabi yung pulis? Pero okay lang yan. Wala nga masasabi, ay di maghahanap ng mapapagtanong ang iba. Okay. Tuloy tayo, ha? Panoodin. Ano ang question na nakakasakot dyan?
Manila Station. Oh, sige, diyan ka lang muna. May tatawagan ako. Okay, salamat po. Okay, okay, bye. Hello? Kapatid, Colonel Bosita, magandang hapon. Opo, sir. Oh, kapatid, pakisuyo naman, mayroong rider na hinuli ng bata mo, sinards na counterflow. Saan, sir? Oo, ngayon, marunong yung rider, pinasadahan niya yung dulo-dulo, wala namang nakalagay na signage na no entry. Pakisuyo. Ang pangalan siya ng rider, sir? Nasa station mo, pakicheck na lang, nandun, pinaghihintay ko. Salamat ha, salamat. Okay, bye-bye. Okay. Mag-reactado doon, ano? Magandang approach ni Colonel, ano? Kapatid! Oh. Pag sinabing kapatid, brother, yan ay magandang approach o pagdulog. Yan may paggalang at pagmamahal. Kaya salot sa approach ni Colonel. Doon sa nahuli, yun ang magandang attitude. Pag alam niyang wala siyang kasalanan, mga ngatwiran. Oh, binidyo nga niya. Oh, wala sa ni James. Ba't nga naman siya pumasok din? Eh, wala namang karatula. Pinasadahan. Okay, tama yung rider. Very good. Kasi, may nahuhuli minsan, hindi na nangangatwiran. Kultura din ito sa Pilipinas. Ano? Pag nagkita na naka-uniform, na pulis, kinausap ng otoridad, para bagang takot na takot, katal na katal na. Pero ngayon, wala na yon. Bago na ang imahe ngayon ng Pilipinas. Ang mamamayan, nakakalapit na sa pulis sapagkat ang mga pulis ngayon approachable. Salot mga pulis, sir. Sila'y magaling makisama. Pero nung araw, nung ako'y bata-bata pa, aba, na-checkpoint lang kami, katal na eh. Dapat mo wala yung kulturang ganon. Itong hinuli, maganda. Teka muna, sir. Tiningnan, inikutan. Aba, may katwira naman ako. That's good. Okay yung hinuli. Maganda ang kanyang pananaw sa buhay. Pag may katwiran, ipaglalaban. Diyan tayo kampi. Kampi-kampi tayo. Basta tama. Okay. Isa pa. Ito kayang rider na ito, ay may lakas ng loob kung wala siyang kuya na si Colonel Bosita. O mga tuwiran lang siya doon, pwede sabihin ng pulisya, eh, nangyari na eh, pasinsya ka na, oh. Tubusin mo na lang. O kaya ay tumawag kay Maestro Dos, may power kaya ako doon? Hindi natin alam, ano? Kasi ang tama ay tama. At dito natin makikita kung paano'y paglalaban ang tama. Okay, yung rider, ipinaglaban niya ang kanyang constitutional right. Yun. Yun yun. Sir, hello, hintayin mo dyan. Dyan ka lang at kausap ko yung official nila. Apo, apo, sir. Balitaan mo ako ng resulta, ha? Apo, apo, apo. Salamat. Okay, baba. Hello? Balita. So, sir, iniikot po namin yung pinagulian. Kasama ko po yung professor na puli para... Ah, sige. Okay, ito sige, po. Sige. Okay. Nasa mobile po ako, binibigyan ko po, sir. Very good. Thank you, okay, bye-bye. Hello, hello po. Update ko po kayo. Bali, bukas po pinababad. Bakit now? Pababag pa kayo ng loob. Ay, hindi pwede yung pabababain. Huwag kang umalis. Nasaan ka? Nandito pa po ako sa police station, sir. Hindi pwede yung pabababain. Mali nga ang huli nila eh. Saglit, diyan ka lang muna. Ha? Okay. Okay, mukhang may problema. Nag-uusap yung nahuli. Nagsumbong sa kanyang tagapagtanggol. Maganda ang usapan ng rider at saka ni Colonel, ano? Parang magkapatid.
Oh, kumusta ka na? Eh, sir, ganito. Kaya kasi marami itong sympathizer. Itong aking hinahangang ito. Yung kanyang approach, brotherly. Tama yung kanyang sinasabi. Basta tama, kampi-kampi tayo. So, makikita nyo sa video, yung nagsusumbong at pinagsusumbungan ay talagang parang magkapatid. Yan. At itong pinagsusumbungan ito, talagang matatag sa katotohanan. Sir, usap na kami sir kanina, pinakas ko dito, pati yung nakahuli sir, eh, parin ko silang pinagsusumbong. Tawa ko, para yung tao ay maliwanagan siya. Pinasama ko siya sa mobile, pinahikot ko doon sa area, at doon niya sa napagtanto na talagang one way nga doon. Pero pinagsabihan ko sa yung police ko, sa pagmaganyan, halimbawa yung tao ay kumbaga hindi niya alam kung good faith naman pumasok siya, eh dapat pinagbigyan mo na lang. Kapatid? Okay, sir. Validated information, walang signage. Hindi tayo pwedeng manghuli ng counterflow o one way kung walang signage. Oh sir, nagtataong sir na walang signage doon. Pero sir, alam ng mga tao na taga dito na talagang one way doon. Kaya, kapatid, sir, yes sir, yes sir. Simple lang ang usapan. Walang signage, kaya hindi tama ang huli, di ba? Oo, sir. Pinagsabihan ko rin sa yung tao ko. Hindi pwede yung pinagsabihan lang. Ganito, kapatid. Halimbawa, ako, taga Cavite, pumunta ako dyan. Hindi tama ang pagpapatupad na sasabihin ng tao mo, one way talaga, bawal doon. Oo, sir. Kapatid. Oo, sir. Ang usapan lang dyan, tama ba ang huli o mali? Ang sagot, mali. Kasi walang signage. Diba? Pero sir, yung mga tao dito, alam na nila sir na one way yun, yung lugar kapatid, na yun. Kapatid, huwag ganun. Ganito sir nangyari sir. Oh. Nahuli kasi ng tao ko, napigitan na. Oh. Ay sir, ang ginawa ko na lang doon, kung pwede na lang na maayos yung tigit na yun at hindi ka siya magbayad. Dahil unang-una, hindi naman niya sir alam na one way yun. Kapatid. Pero talagang one way. Oh sir, ano? Kapatid, nire-respeto kita. Yung rider, hindi ko kilala. Oh, sir. Ang sa akin lamang, isa lang ang tanong dyan eh. Tama o mali ang huli? Ang sagot, mali. Kasi walang signage. Hindi natin, kapatid, bilang public servants, hindi natin pwedeng idahilan na talagang bawal pumasok doon without proper signage. Oh, sir. Ngayon, sabihan ko na rin yung tao, sir, na mali yung ginawa niya. Ngayon, ang advice mo daw, o ang advice ng opisina mo, bumalik bukas at pabababain na lang ang multa. Kapatid, hindi pwede yung mali yun. Oh, sir, oh, sir. Kapatid, nire-respeto ko kayo. Oh, sir, oh, sir. Nakikinig ako, sir. Kung tama ang huli ng tao mo, hindi ako makikialam. Kahit pa kapatid ko yan o kapamilya ko ang rider, hindi ako makikialam. Ako nakikialam kasi mali ang huli. Oh, sir. Ngayon, kapatid, ilang oras na siyang naghintay pabalik-balik, diyan pa lamang na perwisyo na siya. Oo, sir. Dapat, kung nagtatrabaho siya, nasa trabaho siya. Kung siya na may walang trabaho, dapat nakauwi na ng bahay at nagre-relax. Na perwisyo na siya eh. Bakit pa babalikin pa ninyo bukas? Ako nakikiusap. Huwag ganun. Public service tayo, alam mo. Kaya ang mga riders nagagalit sa mga pulis eh. Sige, sir. Ako yung isa lang kasi sa sir sa inyo. Sinabihan ko sila yung bata ko. Naayusin mo na yan, kasi mabigat yung 2,000 na one way. Kapatid! Oh, sir. Kahit pa 10,000 yan, hindi ako makikialam kung tama ang trabaho ng tao nyo. Kahit 10,000 yan, pero kahit yan ay 50 pesos dahil mali ang huli ng bata mo, pakikialaman ko yan. At imagine, kapatid, naabuso na yung rider eh dahil mali ang pagpapatupad ng tao mo. Tapos pababalikin pa ninyo bukas. Huwag naman ganun. Sige, sir. Hindi ko alam yan, sir, na pababalikin nyo na sir bukas. Pabalikin ko, sir, yung bata ko ngayon. Kapatid, please. Ngayon din, isauli ng tao mo ang lisensya. Please. Sir, sige, sir. Pasali ko, sir. Pakisuyo. Ako naman, sir. Kapatid, basta tama ang huli ng polis o ng enforcer, malaki o maliit ang multa. Naintindihan kita, sir. Pero dapat, sir, naintindihan mo rin ako. Sinabihan ko naman, sir, yung tao ko na ayusin yan. Dahil mabigat yung 2,000 na yan. Kung kaya maayos yan ngayon, ay sarili nag-feedback. Okay.
Boy. Kapatid. Okay. Ang hinihiling ko sa'yo, dahil mali ang huli, ngayon din, pakiusap, pakibalik ang lisensya. Yun yun, sir. Ibabalik ko sa'yo lisensya. Okay, pakisuyo. Salamat. Nawila ko, no? Nawila ko sa panonood. Okay, ang reaction ko ito. Mali ang huli, napurhisyo, ibigay na. Tama, mali. Tama. Tama si Kernel. Ang kultura kasi nga na umiiral sa Pilipinas noon at pwede rin ngayon, ay siya'y bumalik ka na lang. Biro mo yon, pababalikin ka. Pwede namang hindi bumalik. Tama ang sinabi ni Kernel. Public servant tayo. Gawin natin yung magiging hawahan ng mamamayan. Ay kung babalik pa, laking abala. Ngayon, ang tanong ko, tama ba ang pakikialam ni Kernel? Sagot, tama. Tayo magagalit sa may nagtatanggol, ano? Yung parang may Superman. Biglang may dadating, ako si Superman. Ayan na, ang superhero. Superhero. Hello, sir, nahuli ako. Nahuli ako, sir. O, anong problema mo? Eh, ganito, sir, eh. Ah, tutulungan kita. Yun ang isang bagay na nagpapatunay na itong si Colonel Busita ay may puso para sa masa. Yung gang nababalansin niya ang karapatan ng bawat isa. Yun ang tanong ko dyan. Paano kung wala nakialam? At kung ang makikialam ay gaya ko, ay sasabi siya, bumalik na lang kayo at bukas natin ayusin. Abala sa kalsada. Abala sa buhay. Kaya tamang judgment ni Kernel. Yung namang hepe, tama rin naman kanyang hatol. Tama rin naman. Paso nga lang, ay maabala, hindi lulusot sa kay Kernel Busita. At inayos naman, kaayosan. So, ako'y nag-react lang, ayaw. Mga sir, ako po ay masunuring mamamayan. Huwag po kayong magagalit sa akin. Akin lang tinignan yung video at hindi ko naman nilalahat. Ano po? Dito lang ako sa video, hindi ko nilalahat yung ibang pulis. Okay, ituloy natin. Hello po, Colonel. Nag-uusap na kami nung hepe. Ano po, Colonel? Bumalik ka sa opisina, ibabalik sa'yo ang lisensya mo. Ah, ibabalik po? Oo. Basta tama kayo, ako'y nandito para tulungan kayo. Biruin mo, mali ang huli, tapos pababalikin ka pa bukas at bababaan ang multa. Hindi pwede yun. Wala nga po, Colonel. Kasi naunaan na rin po. Naligaw po kasi yung pulis kaya hindi ko na po naipitindin yung state ko eh. Hindi bale. Hindi bale. Bumalik ka doon sa hepe. Nag-uusap na kami. Sige po. Wala kang kasalanan, okay? Opo. Hindi pwede yung sinasabi nila na talagang bawal pumasok doon. Hindi manghuhula ang riders. Kaya nga po, yung in-explain ko sa kanila. Sabi ko, nakita ko na po kayo sa kanto. Naka-uniform po kayo. Nakita ko na po kayo naka-uniform. Alam ko po one way to. Hindi ko na po para pasukin. Parang, di ba po, Colonel? Parang, napakano naman sabi mga rider yun. Parang binastos namin yung uniform niyo kung i-generate ko pa po. Eh, opo, nasa pinakakanto po talaga siya, Colonel eh. Oo. Sige, ganito. Bumalik ka sa opisina. Nag-usap na kami ng hepe. Apo. Sige po, balik mo. Okay, bye-bye. Balitaan mo ako, ha? Apo, Colonel. Balitaan ko. Okay, bye-bye. Alright. Nagpaliwanag pala yun ang kanyang side. May hindi pinakinggan. Eh, kaya may nakialam. May sumaklulo. Kung sa puntong yon nag-explain yung rider at maganda naman ang kanyang katwir at pinakinggan ng pulis, ay hindi na makakarating kay Colonel Busita. Baka sabihin itong si Jeffrey Locsin na nagsumbong, ay sir, salamat po. At ako inyong naunawaan. O di wala nang pagsumbungan. Hindi na lumaki ang issue.
Di ba? Kaya may katwiran ito, Ryder. Salut sa iyo, Jeffrey Loxing. Di sa video na ito, ay Paul yung pulis. Aba, nangatwiran, nag-explain, alam mo naman ang sitwasyon, hindi mo pinagbigyan. O, anong nadali mo? Nararya ng Colonel Busita, o, yari ka. Tuloy. Okay. Okay, very good. Sige. Ingat. Okay ba? Bye-bye. Kasimple na. Sarap lang may Big Brother. Sarap lang may Big Brother. Pero huwag kang magsusumbong kay Big Brother na ikaw ang mali. Yari ka dyan. Hindi kanyang kakampihan. Basta tama, kampi-kampi tayo. Muli! Hindi ko alam kung ang aking pag-react sa video ay nagustuhan nyo o kayo nakatulog. Basta ito lang masasabi ko. Ako'y nagre-react, ako'y sumusuporta dito sa kay Colonel Busita sapagkat ang kanyang advokasya ay maganda. Makatao, balanse. Ano? At wala minsan sinasagasaan. Kasi, tumataas lang ang kanyang boses sapagkat siya'y tama. Ano? Idinidiin niya ang kanyang katwiran sapagkat siya'y tama. Hindi siya galit. Iyon lang yon. Yan ang nakita ko sa video. At ako'y natutuwa sa videong ito nakita ko kung paano siya magtrato sa nagsusumbong at isinusumbong. So, sana sir, makita kita. Okay, muli. Paki-subscribe naman si Maestro Dos. Please. Bye-bye.